maaari nyo pong suportahan ang aking YouTube channel sa pamamagitan po ng pagpindot ng thanks na icon. At pwede po kayo mag-send sa akin ng super thanks mula 50 pesos hanggang 1,250 pesos. Pwede nyo pong i-edit ang message na thanks at maaari nyo pong ilagay ang nais nyong mensahe. Malaking tulong po ang gagawin yung suporta sa pamamagitan po ng pag-buy ng super thanks na makakatulong po sa aking vlogging career. Maraming pong salamat, thank you suporta, and God bless po sa inyong lahat. Magandang araw mga kaibigan, ako po si Aristena. At ako naman si Benji Senyar. Yan, welcome po ulit sa ating episode ngayon at hindi na po natin papatagalin. Tay, ano po bang magandang episode natin? Eh, problemado ka ba? Ay, naku, tinanong niyo ako problemado tay. Marami po, problemado po ako, kayo po ba? Yan ang pag-usapan natin. Mm-hmm. Tanungin natin sila, problemado ka ba? Oh, type niyo po, comment niyo po kung kayo problemado. Ano bang problema? Ay, malamang pare-parehas lang tayo. Ay, hindi nabubuhay ang tao sa mundong ito na walang problema. Lahat naman, meron problema. Pero kung sasabihin mo saan, wala kang problema, hindi ako maniniwala sa'yo. Ikaw na. Aba, eh, hindi rin po maniniwala. Ang walang problema, baka yung patay na katawan. Mm-hmm. Walang problema yung katawan. Kaya sila'y walang problema, patay na. Mm-hmm. Eh, buhay ka pa. Problemado pa yung physical mo, buong pagkatao mo. Bakit nga ba may problema ang tao? Yan ang tanong. Oo nga, no? Parang gandang tanong, parang hirap sagutin. Bakit nga ba? Alam naman natin kasi sa John 10:10, sabi doon, ng ating Panginoong Kristo, naparito lamang ang kaaway para mandaya. Mm-hmm. Pag nadaya ka, problemado ka. Yun yun. Magnakaw. Mm-hmm. Pag napagnakawan ka, problemado ka. Tama? Mm-hmm. Tama. At sabi doon, magwasak. O pag nawasak ang buhay mo, eh problema. Malaking ka. Problema. Pag napatay ka pa lalo, ay, malaking problema. Yung iwanan mo. Problemado ngayon. Gastos. Gastos. Ano, bibili ng kabaong, living ang simenteryo. Yan. Gastos lahat yan. Patay na nga, itatakso pa yon. Problemado pa. Iyon, marami pong klaseng problema. Pero ang pag-uusapan natin, katulad ng katanungan, problemado ka ba? Yan. Abihin nila natin, huwag na tayong mag-deny, mag-alibay, na talaga ang buhay natin ay dadaan o daraan sa mga pagsubok at suliran ng problema. Dahil ang tao, kahit na sabihin nating mayaman ka, mahirap ka, matalino ka, bobo ka, pero lahat ay may problema. So, ibig sabihin mo po tayo, walang exempted. Wala exempted. Yan ang totoo. So, ano mang estado mo sa buhay, ay ano, talagang dadaanan ka ng problema. Ang tanong, bakit? Okay. So, bakit po ba? Bakit kayo may problema ngayon? Paki-comment po kung kayo po ay may sagot sa tanong na kung bakit problemado ang tao at may problema ang tao. Paki-comment lang po. Para naman makasama po namin kayo sa pag-aaral na to. Pero kami magbibigay lang ng mga kaunting tulong at kaalaman. Tama. Para mabawasan naman ang inyong problema. Sana mabawasan po, hindi madagdagan. Opo. Habang pinapanood niyo po ito, ma-enlighten kayo na talagang maliwanagan ang inyong isip, ang inyong damdamin, na ang problema ay hindi mawawala. Pero, ang good news, may solusyon. Ayun, ang pong pinakamaganda. Kung may problema, may solusyon. Saan ba nanggagaling ang solusyon? Magandang tanong. Anak, kaya ba sagutin? Saan nanggagaling ang solusyon? Doon din sa problema. Very good, ang palakpak ko doon galing. Husay, ha? Nakita nyo, ha? Sabi ko po sa inyo, habang pinapanood nyo po ito, hindi lang kayo mag-i-enjoy, matututo pa kayo. Kasi, tay, kaya ko po nasabi yon. Kailangan, kapag may problema, kaya analyze natin. Tama. So, kapag pinag-aralan natin, ito yung problema. Kapag hindi natin pinag-aralan yon, walang lalabas na solusyon. Kasi talagang sa problem, dapat una na gawin natin dyan. Know the roots of the problem. Yun. Pinaka-ugat. Pinag-ulan. Ugat, ha? Kapag may ugat, ibig sabihin na buhay yung problema. Yan. Eh, may ugat yon. Dapat patayin yung ugat. O bunutin ang ugat. Tama. Ng problema. Tama ba? Tama po yan. Kasi parang ano yan, tay? Parang damong, ano ba yun, yung ano, kugon? Oo, yun. Patayin mo yung mga dahon, puno. Nako, pag may ugat, tutubo pa rin yan. Lalago pa rin. Kaya pala yung mga problema natin, paulit-ulit, kapag hindi yung mismo ugat ang nakuha natin. Hindi nawawala. Hindi nawawala. Nadadagdagan pa. Nadadagdagan. Lumalago pa. Totoo. Kaya pala yung problema natin, lalo problema sa pera. Hindi nauubos. Yun. Alam niyo po, isa sa malaking ano ngayon, kaya ang tao problemado sa pera, hindi lamang dahil maliit ang kita,
Sabi nga nila ano, financial illiteracy. Yun, walang alam eh, no? Opo, totoo. Hindi nila hindi nila alam paano i-manage ang pera. Hindi natin alam. Kaya madalas, nag-end tayo dun sa kinakapos, kinukulang. Kaya pala sabi salita ng Diyos, maliit o malaki, sapat yun eh. Yun. Kaya lang, depende sa iyo, sa sinabi nga na kaalaman dapat mahalaga. Yun yun. Anong una? Para makita natin yung problema ay masolusyunan. Know the roots of the problem. Yeah. O, ikalawa na dapat natin gawin. May ikalawa pala yun. Ano pa? Excited ba kayo? Ay, dapat. Ayun, excited daw ba kayo? Mag-comment naman kasi kayo. Comment. Tsaka mag-like kayo. O, sige, ayun na. Ano ba yung ikalawa tayo? Dapat, you know the solution. Yun. Diba? Know the solution. Tama ba? Tama yun. Tama ba yung English ko? Tama yun tayo. Dapat alamin natin naman, pangalawa, solusyon. Nakita mo na yung ano, ugat. Ito yung ugat. Ano kaya yung solusyon dito? Ano kaya yung pwede kong gawin? Yun. Ngayon, kung alam mo na ang solusyon, habang nag-iisip ka, nalaman mo na ang pinagmulan, ang problema. Siyempre, may mga pinagmulan yan eh. Yung ugat na yun, pinagmulan. Tama. Ng problema. At ikaw din ang makakasabi nga ni Anak Aris, ikaw din ang solusyon. Kasi alam mo, ikaw ang gumawa eh. Kaya nagka problema, ikaw ang gumawa. Ikaw din. Hindi ako. Baka ikaw. Dapat hindi kami sisihin nyo. Kaya kayo may problema. Sino gumawa? Tayo din. Ikaw tayo din. Tayo din. Yan. Tayo. Tayo lahat. Aminin natin. Tayo. So, eh pag hindi mo inamin, papaano yan? Hindi masusolusyonan. Sa tama. Saka, solusyon na, hindi panibagong problema yung idadagdag. Yeah, oo, tama. Kasi meron tayo na ang ginagawa nila, akala nila solusyon, pero yung pala, dagdag problema. Ayun. Ay, masakit sa ulo yun. So, mali. Diba, lalo, pagdating talaga sa pera, marami makakarelate, eh, di ba? Pag problema ang pera, limbawa, may utang kang malaki. So, ang ginagawa ng iba para makabayad, Mangungutang uli para takpan yung utang niya. Ang problema, may bago siyang utang. Tapos yung luma niyang utang, hindi pa tapos. Yun, kaya pala yung illustration mo, pagka pinuto lang yung ugong tugon at hindi mo inugatan, ay lalago pang. Eh, lalo, pag lumago yun, lalong madami. Kasi, lalong bibiga. Oh, parang cancer po yan eh. Baga, pagka sabi nga, di ba, pagka inopera yan, mas madalas, pagka bumalik, mas matindi yung ano, revenge na ano, na cancer. Oo, tama. Ayun, alam na natin ang ugat. Alam mo ba ugat? Alam mo pinagmulan. Ikalawa, hanapan ng solusyon. Okay. At pangatlo, ayun. Eh talagang dapat. Kausapin na natin yung dapat kausapin. Ayan. Ang tanong, sino ka kausapin? Aba, eh kung sino ba yung involved doon sa problema? Ayun. Una, sabi yung problema, yung sarili mo, baka may problema kang talaga. Ibig sabihin, kasi sa sarili mo, baka naman yung sarili mo, hindi mo tinutulungan. Huwag mo makausapin ng sarili, pagka baka masira ako lang. Lang. Baka ma-misinterpret nyo po, yun. Mami, ano, saka baga. Ibig sabihin ni Anak Aris, habang nagbubulay-bulay ka ng problema mo, eh, iniisip mo na si Lord. Ayan, tama. Iniisip mo na yung kapwang makakatulong mo. Kung sino man yung gagamitin ni Lord na magbibigay ng solusyon sa problema mo, yun na ibig sabihin po niya. Hindi yung nagsasalita ka mag-isa, eh, baka may makakita sa'yo, baka kala ay baliw ka na. Yeah. Marami pong ganyan, nabaliw sa problema. Yun ang mahirap. Ay, alam ko naman, walang may gusto ng ganun, diba? So, tama po yung sinabi natin, Benji. Tama. Kasi ano yun eh, kumbaga para sa akin, third party. Yan. Pag sinabing third party para sa akin, ikaw, sarili mo, ang Panginoon, saka yung ibang tao na kung may involve na ibang tao. Yan. Diba? Dahil, siyempre, kailangan sa sarili natin, aminado tayo, tanggap natin yung problema, at willing tayong kumilos. Yun. Hindi pwedeng kakausapin natin si Lord, bigyan tayo ng solusyon, pero hindi tayo nakilos. Yun. Hindi rin pwedeng ipapanalangin, Lord, magpadala ka po ng, ano, ng kasangkapan na tao para ako'y matulungan sa problema ko. Pero ikaw, sitting pretty, wala kang ginagawa. Hindi po pwede. Hindi pwede. Kasi yung tatlo pong binanggit po natin, you know the roots of the problem, you know the solution of the problem, at siyempre, ikaw mismo, sabi nga ni Anak Aris, ikaw mismo ang solusyon. Humakbang ka. Yan. Papunta doon sa solusyon. Kasi maraming tao nga, sabi nga ni Anak Aris, palagay na resolbahin yung problema. Humahakbang papunta doon sa another problem. Yan. Kaya mahirap po yun. Eh, kaya ngayon tayo, hindi lamang sa pera, di ba? Pagka sa pamilya, may problema na nga, ang gagawin ni tatay, ang gagawin ni nanay, ay mag-aaway. Advance ako ha. Sa inyo, nag-aaway palagi. Na, ang mangyayari, total, lagi tayo nag-aaway. Sige, hahanap na lang ako doon sa hindi ako aawayin. Ayun, ganun. Po, wasak ang pamilya. Problema na naman yun. Kaya nga. Ang problema naman po ng tao talaga, financial. Eh. Una, yan. Gawin natin yun. Pero ang pinaka number one problem po talaga ng one, i-enlighten natin sila. Sige.
ang pinaka number one problem ng tao talaga, spiritual problem. Okay. Walang kakaunting tao ang nakakaalam na ang mga tao ay may problemang spiritual. Ang problemang spiritual, ito ay hindi alam ng tao na siya ay walang tamang relasyon sa Diyos pagka sinabi spiritual problem. Tama. Kapag walang tamang relasyon ang tao sa Diyos, bumirang sa mental problem. Alam niyo po ba yung mental problem? Pwede kang mag-anon. Hindi ka makapag-isip na maayos. Tama. Pangalawa ay emotional problem. Yan ang mga problem ng tao. Sumunod ay physical problem. Kaya pala tayo iba, nagkakasakit. Oo. And then, pababa, bulsa, financial problem. Yan po ang mga problema ng tao. Pero pagka ang spiritual na ayos yung problema, relasyon kay Lord, at naglingkod ka kay Lord, nagmahal ka kay Lord, naglingkod ka kay Lord, sumasamba ka kay Lord, yung tatlo lang naman yung gagawin ng tao para maayos yan, spiritual problem, tama ba yung lahat yung natin sa kanya? Tama po. Natututo tama. Ka ba? Agree po. Natututo rin ako. Natututo ko. Eh ngayon, pag naayos ang spiritual, maayos ang isip. Yan, gaganda yung dalo. Mababago isip. Pag nabago isip, mababago damdamin mo, emosyon mo. Yan. Dati ka matampuhin, magalitin, lahat yon mawawala. Mawawala, okay. Maling kaisipan, mawawala. Kasi naayos yung spiritual. Yung physical mo, dahil naapektuhan ng maling isip, maling damdamin, nagkasakit, maayos din ang karamdaman. Yan, maging healthy. Sana, may natututunan po kayo. Tama. Maganda po itong ating pinag-uusapan. Bakit may problema ang tao? Masasagot na ngayon. Kasi yung spiritual problem, hindi nila sinusolusyonan. So, yun po pala dapat tayong pinakauna. Oo, unahin muna natin. Yung kaya sabi sa Matthew 6:33, dapat po at unahin muna ninyo ang kaharian ng Diyos, ang katuwiran ng Diyos, tama, at ang lahat ng bagay ay pawang idaragdag sa inyo. Yun. Ah. Paano idadagdag sa inyo solusyonan ang problem nyo kung hindi nyo inuuna si Lord? Tama. Totoo po yan. Kasi ang hirap talaga mag-isip ng solusyon kapag ka yung ikaw, sabi nga, hindi ayos yung spiritual mo. Di ba? Magulo yung isip mo, tapos paano ka mag-isip ng solusyon? Yung isip mo, parang traffic na buhol-buhol. Tapos, di ba, hindi ka mapakali. Yung dibdib mo, kumakabog-kabog. Kasi nga, dami mong problema. Kaya ikaw, hindi ka makakain, tamlay ka. Apektado lahat, pati bulsa mo. Hindi mo na lang paano gagawin. Yun. Pero, tiya, agree po ako, 100% agree ako doon sa sinabi Tatay Benji na kapag naayos yung spiritual natin, si Lord kasi magbibigay ng wisdom sa atin paano natin mare-resolve yung ano problema. Yun, laking bagay. Siya yung magbibigay sa atin ng ano. Di ba yung daloy na isip natin, sa halip na puro negative yung lumabas, magiging puro positive. Yun. Comment po ulit kayo. Mm-hmm. At pakisubscribe na lang po kung nagustuhan niyo po yung topic. Yan. Na kung saan, kaya po kayo may problema, nalaman nyo ngayon ang ugat ng problema at pinagmulan ng problema. At alam nyo na po ang solusyon. Unahin nyo po ang spiritual life nyo po. Yan. Kita natin ang physical, pero yung spiritual, hindi po natin kita. Ang malnourished na po pala yan, at talagang ika nga, payatot na yung inyong spiritual. Tama. Kasi kung may physical life po tayo, may spiritual life po tayo. Kay Lord, relasyon po natin kay Lord po yan. Kaya tingnan nyo po sarili nyo, kung sumimba kayo o hindi. Nagba-Bible study o nagsa-cell group kayo o hindi. Nagbabasa kayo ng Bible o hindi. Nananalangin kayo o hindi. Ayun ang malaking problema sa spiritual life natin. Kaya pag naayos ang spiritual life, maayos ang mental life, emotional life, at financial life, physical life. Ayan. Lahat po yun, bumirang na po yun pag naayos po ito. Pero pag hindi po ito maayos, tingnan nyo po sarili nyo. Baka may mental problem po kayo. Emotional problem, physical problem. Lahat ng problem. Financial problem. Eh sabi nga, gabundok na problema daw po. kaya pala tayo pagka ano, ang tao, pag problemado, talagang hindi nalang magagawin. Talagang sa iyo tsugusin, nagpipray sila eh. Yeah. So yung pala, lalapit yun na pala yung pinaka-clue. Andun pala yung problema talaga. Wala tayong tamang relasyon, wala tayong matibay na relasyon sa Panginoon. So kapag ginagawa natin yung panalangin, na sabi nga natin Benji, kumbaga, hindi lang kapag may problema, sa oras ng pagipitan o kaginawahan, problema o wala, kapag ginagawa natin, maayos yung relasyon natin sa Panginoon at yung mga problema, sabi nga, kung nandito yun, protektado tayo. Amen. Diba, 360 dito sa ating katawa, sa ating palibot, protected tayo ng presensya ng Panginoon. So, amen. Yung mga problema darating, ano lang yan, parang dadanggis-danggis lang sa'yo yan, hindi talaga mag-i-stay. Hindi talab. Okay? So, sana mayroon po kayo natutunan. At sabi nga namin, kung may natutunan po kayo, share and like. And subscribe na rin po. Para
Nakatulong po kami. Mm-hmm. Natulungan niyo po kami. Ayan. So, give and take lang po ang buhay. Ulitin ko po. Okay. Give and take. Ayan. Ayan po yan. So mukhang satisfied na sila tayo sa ano natin. So paano? Mayroon po ba kayong last message sa kanila? Ayan po yun. Oh. Kung dumating man ang tao sa problema, mm-hmm. at ako naman, inaamin ko, kahit na ikaw ay lingkod ng Diyos, ikaw man ay presidente o mm-hmm. ano man ay estado mo sa buhay, kakibat na ng buhay ay problema. Mm-hmm. Pero huwag tayong mawala ng pag-asa dahil ang problema ay may solusyon sa piling ng Diyos. Tama. Tama ba? Tama po. Paano na? Sa akin, total, andun na eh. Baga, malaman yung sinabi natin, Benji, parang andun na lahat. So, masasabi ko na lang sa inyo, ay, walang kandadong walang susi. Yun! Yun na lang yun. Mas matindi yun. Kasi walang na-invento o walang ginagawang susi, yung mga manufacturer kung sino mang gumagawa niyan, walang gumagawang kandado na hindi ginagawa ng susi. Kaya, mabubuksan. Mabubuksan talaga. So, may solusyon talaga. Okay. Walang iba kundi sa Panginoon. No, yun lang okay, po. Paalam na po kami. Bye-bye. Maraming po salamat. Makita-kita ulit tayo sa susunod na aming episode. Episode. Ayan. So abangan niyo po. Sige po. Bye-bye. Kaabang-abang. God bless po. God bless.